May nagsabi sa akin, panuorin ko daw yung kwan. Yung tungkol kay Princess Elizabeth. Eh, natatawan na lang ako. Kasi yung inaangkin nilang kwan, Rodriguez account. Ay, hindi naman Rodriguez account yun eh. Eh, kinukwan niya, kinukonekta niya yung sarili niya doon sa signatory ng Mother Gold Volume Certificate. Yun daw mauuna. Eh, talaga mauuna yun kung tutuusin. Pero pinatay naman ninyo eh. Oh, pinatay ninyo si Diana. Hanggang sa napunta yung pagkasignatory niya doon kay Rolando Cruz Santos. Pero hindi naman dapat dahil kung Mother Gold Volume Certificate ay hindi dapat ganun. Babae. Kasi may connection din yan dun sa TBM LSM 666. Kaya yan, siya ang magpapanggap na TBM. Ang sinasabi nila ay Rodriguez account, pero walang Rodriguez account. At alam ko din kung saan nakalagak yung pera na yan. Hindi sa Federal Reserve Bank yan. Yan ay nakalagak sa City Bank of New York. Yung main office nila. Kaya pag kinuha mo lahat, ang kanya, ang pera nandyan, eh babagsak ang City Bank of New York. Kasi talaga hinahanap nila kung sino yung redeemer. Ang sabi nila, code. Walang code. Ang code niyan na sinasabi ay yung password. Eh, sino nakakaalam ng password? Wala naman kayong kaalam-alam dyan. Kasi ang password, yan ang wikang ginulo, kumbaga sa Babel. Tatlong wika ang ginamit dyan. Kaya, wala nakakaunawa niyan kung ano yung kwan na yan. Kung ano yung password na yan. Matagal nang kilala ako ng UBS Monetary One mula nung buksan ko yan. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, bukas na yan. Pero bakit hindi nyo makuha? Kasi hindi ninyo alam ang history niyan. Kailangan malaman ninyo ang history niyan para mabuksan nyo. Unang-una, sino yung CEO na sinulatan ko? Bakit ako na hindi nagpunta sa si Charla? Bakit ang saraduhan yan? Pati pundo ng Pilipinas idinamay ko dahil ninanakaw lang ng mga politiko. O, makapag-withdraw ba yung mga Marcos na yan sa PNB? Yung PNB na yan, yan ang ginawang central, yan ang dating central bank. Kaya niya ginawa yan para sila ang mga Marcos ang makapag-withdraw. O, nasaraduhan na yan. Hindi nga ninyo alam kung ilan ang babayaran sa UBS. Noong nagpunta si Rolando Cruz Santos doon sa UBS, ang sabi sa kanya, "You are King of Kings." Oh. Pero siya kinakabahan. Dahil yan, pinuntahan nila dahil magbibirify yung Israeli. Bibirifyin nila yan. Ginto na yan kung kanino. Ang sabi ng mga Israeli, nung mabirify nila, Marcos Gold. Ang sabi naman nitong Rolando Cruz Santos, no. It's not Marcos Gold. Dahil may pagkakakilanlan yan eh. Yung master account holder na yan. Dahil pinatay na lang nila lahat ang
gold bullion ang signatory ng gold bullion certificate. Lahat yan ay mapupunta. Yung principal na yan at saka yung mga tubo na hindi nakuha, mapupunta lahat sa master account holder. Na ang palatandaan lang ay 5257. Walang iba nakakakilala niyan. Kaya yan, ang tunay na may-ari dyan, ang kwan niyan, isa pang palatandaan, lahat ang pangalan niya ay nakabatay sa 7A. Na ang ibig sabihin, 7 alphabets ang bawat kwan niya, first name, middle name, at saka last name niya. Oh, ganun ba si Marcos? Si Marcos, 976. Yung sinasabi niyong ASM, Antonio Santiago Martin, hindi rin. Dahil 5 yun. Yung 8, pagkatapos, Martin Santiago, ay Anthony Santiago Martin, 785. Pero yan, talagang napakahirap niyan. Dahil, may totoo niyan, may code na kinukuha niyang ma-signatory. Eh, hindi naman si Princess Elizabeth ang signatory niyan eh. Oh, kasi yan, mayroong kwan niyan. May microchip ang mga katawan niyan. Yan ang pagkakamali ng MPA nung panahon ni Gloria. Kaya napunta yan doon sa kwan, Maharlika. Wala nakakaalam kung nasaan ang microchip na nakatanim sa katawan niya. Lahat ng signatory, may mga microchip dyan. Si Pari Pidring dito sa noo. Si Jack dito sa kwan. Balik sa ilalim ng kilikili niya. O, paano niyo malalaman? Eh si Diana. Eh sinunog ninyo. Sinunog ng MP yan. Pinatay nila pagkatapos sinunog. Sa buong akala nila, pag wala na yung signatory, makukuha na nila yan. Yan ang malaking pagkakamali ninyo. Dahil hahanapin niyang microchip dyan. Kaya, pagkatapos sa angkinin, eh kilala naman kita, Princess Elizabeth ka eh. Tigakuan ka eh. Kapatid mo nandoon sa Maria Aurora oh. Nung kausapin ni Boy yan, ang sabi niya, dahil magkakilala sila ni Boy eh. Dahil si Boy, pinatungan niya ng kamay, hinigop niya yung karunungan ni Boy. Boy Santiago. Ngayon, nung patungan niya ng kamay, nahiro yung tao. Hinigop niya yung diwa niya eh. Ikaw, alam ko, yung pinakikita mong pendant mo, nakuha ninyo yan, nahukay ninyo. Oh. Katukatulong ninyo si Boy, pero hindi ninyo binigyan si Boy. Pagkatapos, kunwari, kukwan-kwan yung mga... Ang kapatid mo, alam ko, nandun sa kwan yan eh. Kapitbahay na ay, ng kaibigan ko eh. Nasa bandang looban yung bahay nila. O paano mo sasabihin ngayon na ikaw ang Princess Elizabeth? Tarantado ka, wala kang nalalaman dyan. Paano mo sasabihin na Rodriguez account? Walang Rodriguez account. Hindi mo nga alam kung ano ang kanyan eh. Hindi mo nga alam kung ano ang account number niyan eh. Pagkatapos sasabihin nyo si Berino, walang si Berino. Yan si Berino, dami lang yan. Pagkatapos sasabihin ninyo na yan ang nagkuan ng mga, nagkuan ng negosasyon. Isa siyang general, pero hindi si Berino ang pangalan niya. Lahat na pinagbubula nyo. Ngayon, yung Chinese elders na sinasabi nyo, na siya nakakaalam ng mga kayamanan na yan. Walang Chinese elders. Yung Chinese elders na yan, yan ang kasama ni Jack
Flores, yung sinasabi niyong TBM na Tiburcio Villamor Marcos, pero ang tunay niyang pangalan, General Eugenio Ocampo. Eh, magkaibigan kami niyan eh. Oh, kaya nga panayang dikit niya sa akin na huwag akong lumayo. Dahil yan ang gusto niya mangyari. Hawakan ako sa leeg. Dahil alam niya, kilala niya ako. Pero yan, hindi ko masyado pinagpapansin yan. Yung 10,000 tonelada na ginto ng mga inchik na yung pinahiram ni Marcos kay Mao Tse-tung. Dahil yung pagsabi lang niya, gutumin mo at gawin mo mangmang para maging sunod-sunura ng tao sa inyo. Kaya siya nagbigay ng 12,000 tonelada na ginto, pinahiram niya. Ngayon, wala nang natira kundi yung 10,000 na tonelada. Yan ay dinala nila sa Amerika. Kilala ko ang mga pangalan ng elders na yan. Kaya yan, yun yung nakakuan doon sa Twin Tower, kasama yung mga nakuha ni Ramos sa mga pinatay yung mga dam, katulad ng Kasiknan. Lahat ng tinayuan ni Ramos na power plant, meron silang kinukuha doon. At ang tigaturo nila, si Captain Nakamura, siya ang head ng tigahukay ni Marcos. Isa siyang Hapon. Pero pinangalanan niya ng Pedro Lim. Ngayon, ito yung pangalan ng mga elders na sinasabi nyo. Bulaan kayo. Si General Wu, si Jiang Zemin, at saka si Su Rongji. Yan ang tatlong elders na muli nilang isinangla yung ginto doon para ang ibabayad sa kanila dollar. 10,000 tonelada yan. Ngayon, yun ang nagpapadala lagi ng pera dyan. Taon-taon, pinadadalhan. Bukod pa doon sa ECOSOC pa na sinasabi nyo na nakuha nila sa PNB na nagkakahalaga ng 40 trillion. Yung dapat pumasok doon pero ibinayad ng Amerika yan. Kaya yan, ang sabi ng Amerika, 127,000 na lang. Ay 127 trillion na lang ang utang namin. 2015 pa, nung unti-unti na nilang binabayaran yan. Ngayon, yung pagkawala ng mga ginto dyan sa Kwan, sa Twin Tower na pinabagsak nila, eh Amerika din ang may gawa niyan, CIA. Kaya nga may Pentagon. Magkakasabwat yan. Penta, nangangulugan lima. Limang superpower. Pentagon. Yan nakabase sa Amerika. Lahat yan ay may red line. Nag-uusap ang mga presidente dyan o baka namumuno sa kanila. Paano gagawin ninyo? O, pagkatapos sasabihin ninyo na kwan, si Lola Inca, hindi yung Chinese elders ang kumuha. Liniligaw lang kayo. Sabihin ko sa iyo ang totoo. Eh, kilala ako ni Lola Inca. Oh, siya ang kauna-unahang kanunuang babae dito sa buong mundo. Dahil yan, matagal na niya akong kilala niyan. Mula nung magkasama kami ni na Paring Cheng at saka ni Marinita. Sumusunod yan sa akin. Lagi nakasubaybay yan sa akin. Paano sasabihin nyo sila ang mga elders na yan? Pinagluloko lang ninyo ang tao. Siya din ang may kagagawaan kung bakit nawala ang mga ginto doon sa Switzerland. Siya din ang may kagagawaan kung paano nadala yan doon. Kaya walang alam si Marcos na nadala yung mga ginto yan doon. Dahil kumopil siya ng
72,000 tonelada. Yan, linilihim lahat yan ng mainstream media. Yung mga kwan dito, mga journalist dito, mga kwan, ayaw nila, ang totoo niya, binigyan kong kopya. Si Arnold Clavio. Mm. Kung anong kopya ang binigay ko sa mga tiga-UP at sa mga tiga-PUP, yun din ang binigay ko sa kanya. Dahil nakala ko matino, pero sira ulo din. Kung wari tutulungan, pero inanakan naman niya. Kaya walang matinong media, sinasabi ko sa inyo, hawak nila lahat yan. Mabuti nga nagkaroon ng kwan dito. Dito sa Facebook. Yung pagkawala na yon, patuloy pa rin na binabayaran. Dahil ang gusto ng Amerika, kaya isinanla, kaya ang gusto ng China, isinanla yung ginto na yan sa Amerika para maglabas sila ng maglabas ng dollar. Kung ano ang katumbas, kung magkano halaga ng ginto na yan na dinala ng mga Chinese elders na sinasabi at saka ni Jack Flores, yon ang katumbas na binibigay ng pera na nagmumula sa Federal Reserve Bank. Kaya nga nung bigyan ako ng advisory ng Federal Reserve Bank na pwede ko nang i-take over ang Central Bank of the Philippines dito, yung sinasabi nilang Banko Central, na liniligaw din ng putang inang Ramos na yan, na sinasabi niya, yung pinalitan nila ng BSP, yung Central Bank, pero hindi, may tinatago sila. PNB yun. Ang daming kalukuhan itong mga gago na ito. Kaya yan, noong 2015, talagang magkukuhan lahat yan. Dahil 2015, yun na lang ang dapat nilang ilabas. Pero hindi sila nagpapalabas ng pera doon sa Federal Reserve Bank. Kundi isang bansa sa Amerika ang nagka-counterfeit kung wari. Pero talagang genuine. Pero ang, kaya fake yun nung kwan na yun. Kaya masasabi kong fake. Dahil hindi sa Federal Reserve lumalabas. Ganyan din ang ginagawa ng North Korea. Kung wari ginugutom niya yung tao, pinaghihirap nila. Pero hindi yan. Ang North Korea ay nagkukuhan din, nag-iimprenta ng mga dollar. At yan din, kinukuha yung mga pera ng mga maharlikan general. At yan, si Kim Jong-un ang nagdi-deposit niyan. Pagkatapos, talagang ang hirap hagilapin niyan eh. Dahil yung ginagawa, pinaiikot nila ng pinaiikot. Hmm. Huli na nung makwan na yan, matuklasan ko. Hindi kailangan alamin mo lahat. Eh kahapon, huling kapangyarihan na ng mga demonyo yung minisyon ko. Ano yan ngayon? Ngayon, kung uupo si Bongbong, hindi ko bubuksan yan. Tandaan ninyo, hindi ko bubuksan yan. Magtiis muli kayo ng 6 na taon. Anong pakialam ko kung maghirap lahat? Sabihin nyo, masama akong tao. Sino mas masama ngayon? Ako o yung mga Marcos? Kinukondisyon na ang isip nyo. Yan, si Duterte, ang pinirmahan niyan, isa sa mga pinirmahan niya na bill itong huli na, 100% na kailangan na pwede magmay-ari ang mga dayuhan dito. Mamuhunan sila.
Kaya yan ang lumalapit din ni ng mga dayuhan na yan. Hindi ninyo alam eh, puro tao na mga Marcos yan. Kung wari, yun nasa kwan, hindi ninyo ako kayang linlangin. Ikaw bumbong, gago ka. Hindi ako kasing, yung utak ko, hindi pwedeng ipantay sa utak mo. Adik ka eh. Unang-una, bobo ka. Soldier niyan, hindi mo alam. Oh. Kaya yan ang sinasabi ko na mga pumipigil. Eh kung hindi mabuksan ang kwan, oh, 2022, 2028. O paano yung dalawang taon na lang? Napakabigat yung dalawang taon na matitira. 2028, papunta na sa 2030, maaaring mamatay na tayong lahat. Wala akong pakialam kung mamatay kayo. Dahil yan, ang bilin yan, para sa mahirap yan. Kaya, gagawa't gagawa din sila ng paraan para hindi makaupo si Marcos. Eh sa akin lang naman kumuha ng impormasyon si Inrile, yung sinabi niyang na-pick up lang niya. Oh. Hindi naman, wala naman alam yan. Ulyanin na yan eh. Anong alam niyan? At yan, kaya din niyang traidorin dahil yun sa negosyo niyan. Para hindi malantad. Kala niya, mas kinapan, mas kinilantad na niya, kakampi ako sa kanya. Hindi. Matagal na kayong nang walang ya. Katulad ng Coco Leve. Oh. Ano? Ipinuhanan lang naman ninyo yung Coco Leve. Noong mga panahon na yon, 70s, magkano ang halaga na nyo? Kukunin pa ninyo yung piso. Hmm. Ang sabi nyo, igagamitin yan para sa mga pag nagkaroon ng kalamidad, pag nagkaroon ng kung anuman, peste o kung anong pagkasira na nyo, yan ang ibibigay namin parang insurance. Pero may binigyan ba kayo? Ni isang pera, wala kang binigay in really. O, ikaw ang unang-una na kinabang dyan. Huwag mong sabihin na hindi totoo ang sinabi ko. Kaya nga nagtatagyang Coconut Planters Bank. Pinuhunan ninyo yan sa bangko na yan. Katapos ngayon, magpapalabas kayo. Limang taon, bawat taon magpapalabas kayo. Ano pa silbi niyan? Eh, naputol na lahat ninyo. Oh, nasalantana ng mga bagyo. Oh, bakit hindi mo kinuha noon, Duterte? Sira ulo ka. Putang ina mo. Ako, hindi ako dapat magmura, pero kailangan murahin ko kayo. Pag hindi pinakialaman ng ICG ang kaso mo, pasensya na rin. Dahil ang kuwan ng United Nations ang gagaling sa nakapangalan sa akin, hindi nang gagaling sa China, hindi nang gagaling sa Amerika, hindi nang gagaling yan sa mayayamang bansa. Pinaiikot lang tayo, ginagago lang tayo, mga Pilipino, na pumapayag naman kayo, mga Pilipino, na putang ina din ninyo. Kumurahin kong din kayo, pasensya kayo, mga BBM. Ano yung pamimigay ni Marcos na ginto? Anong ibibigay niya magandang buhay? Lahat, tumatanggap na. Kaya nga sinasabi ko, kung hindi bubuksan yung deuterium na yan, ang langis palalim na, wala na makukuha. Kaya nga, ang sabi ni Duterte, tinerminate na niya yung pinirman, walang pinirmahan si Aquino, ikaw gagong Duterte, ikaw ang pumirma niyan, na pwede silang magmina dito. Oh, hindi ni, wala kayo nakuha sa Mars, yung sa ligwasan. Wala kayong makuha natural gas. Kaya yan sinasabi nyo, itinerminate na ninyo. Eh, yung mga pera na yan,
ginamit mo sa mga project nyo para kayong makinabang. Pagkatapos maniningil kayo dahil yung style ninyo, belt, operate, transfer. Pero pag transfer pa niya, may bayad pa rin yan. Sisingilin na naman ninyo. Kaya dubli-dubli kabin nyo eh. Kaya nga sabi ko, yung parang lagariya na iyo akin eh. Ginagago ninyo ang bayan nyo. Bahala kayo. Sabi ko sa iyo, bahala kayo. 31 milyon daw kayo. Balota lang yun. Hindi butante. Pero kayo, napagpapaniwala. Wala akong pakialam sa inyo. Ganyan ako. Dahil ako, pag nagalit ako, si Maron din ako. Kunin ninyo, kung kaya nyo. Ay, sinasabi ko na nga, bukas na yan, bakit hindi nyo makuha? Alam ng Pentagon yan, alam ng CIA, alam ng mga mayayamang bansa yan. Kilala nila ako. Pero gumagawa sila ng paraan kung paano sila makalapit sa akin. Hindi naman ako tanga. Ginago muna, pagkatapos gusto mo gawin pantanga? Aba. Pagkatapos sasabihin nyo, mga troll, Marcos Gold, putang ina nyo, mga troll kayo. O ngayon, kinakabahan na kayong mga troll. Wala, unang-una, wala na kayong sasahurin. O, yung mga inutil na military. O, kaya ninyo, ginagawa ng kalokohan ng mahirap para umalsa, magalit. Pag nagalit, sasapi kumwari sa MPA. Ang MPA tsaka military, isa yan. Paano? Isinama ako ng isang commander ng MPA. O, akainuman namin. Bagamat hindi ako umiinom, pulutan lang yung akin. Isang kernel. Oh. Kung sabihin na hindi totoo yung sinasabi ko, ang military at saka MPA, isa yan para hindi mag, para magkaroon ng gulo at yung intel pan, maibulsa nila. Oh, gaano kalaki ang intel pan? Ayan, expendable yan. Hindi yan ina-audit kung saan napunta yan. Yan ang gusto nila. Para walang bulilyaso. Ngayon, yung mga magnanakaw ng mga politiko, halos yun na nga nakaupo sa Senado, sa Kongreso eh. Puro mga magnanakaw yan eh. Oh, yung bago dyan, naamoy niya na magkakapera pala doon, abay, kumandirato na rin. Yan ang totoo niyan. Kaya lahat yan, puro magnanakaw. Ang binuboto niyo, mga magnanakaw. Ngayon eh, ang iniidolo ninyo, magnanakaw. Baka sakali maabutan kayo ng barya-barya. Di ba ganyan ang ginagawa sa inyo? Barya-barya ang inaabot. O ngayon, paano? Bakit hindi may labas ni Central Bank yung putang inang Agila na yan? At saka yung Tarsier? Dahil alam nila, hindi pwedeng pambayad yan sa Treasury Bank. Ipapalit mo ng dolyar, papayag ba yung Amerika? Hindi papayag ang Amerika niyan. Dahil alam niya, fiat money yan. Yan ay walang backup gold. Dahil yan ang gusto ninyong palabasin. Ngayon ang gagawin ng pera sa buong mundo. Hindi yan. Ako pa rin ang makakalam kung anong padidesign ko. Kung wari, bawal may stepler, mga kwa. Eh puta. Yung
naman sinasabi ko, parang dyaryong ginupit lang yan at pinakita doon sa Marawi. Nasasabihin, isang bultong pera na ako, 2 taon lang, kwandoon. Yung sinasabi niyong drug lord, pagkatapos pinapatay din ni Duterte. Oh, dahil si Duterte, drug lord din yan. Wala namang gaanong siyabo dito, pinalalabas lang nila mahal. Pinalalabas lang nilang siyabo. Pero, wala kaanong perang nakukuan dyan sa siyabo na yan. Katulad ng Weteng, ganyan din ang kuan ninyo noon dyan sa Weteng, nung panahon ni Erap. Hindi mo yung tama yung ano mo, di ba? Kaya yan. Sige, maniwala kayo dyan. Sinasabi ko sa inyo. Dahil yung climate change na yan, yan ang inaagapan nila. Tignan mo yung China, sa katakawan niya ng tubig, inaangkin niya yung West Philippine Sea, ayun. Laging baha. Kaya nga sabi ko, hindi magpapaputok ang Taiwan, masasakop niya ang China at mahahati-hati ang China. Katulad yun nangyari sa Russia. Pinalalabas lang nila. Pinatataas lang nila ang presyo ng langis. Dahil alam nila pag lumabas ang deuterium, wala nang halaga yan. Kaya sabi ko nga, may mga sikreto sa deuterium. Hindi nyo, pagkatapos sasabihin mo, tarantadong bumbong ka, na ikaw magbubukas, ano bubuksan mo? Gago ka. Eh may espiritu dyan eh, katulad ni Lula Inca. Siya ang nanguha ng mga ginto lahat na dinala lahat dito. Ma! Kaya yan, sinasabi ko na lang. Pag umupo yan, di bahala kayo. Ano sa akin? Oh. Eh mamamatay din niya yung mga yan eh. Oh. Dahil yung sinasabi ko, huling misyon ko na yon. Inuha ko ang kapangyarihan ng mga galamay ng Antikristo. Yan. O kaya nga hindi na makalabas yung sinasabi niyong Apolaki. O sinaraduan ko yung pinagdadaanan ng 7 espiritu. Ganyan din. Sinunog ko na. Hinuli ko muna. Sinunog ko. Paano yan? Wala na. Kaya malamang may mga umpisa na may maglakad na parang patay. Sige na. Dahil yan, pinuputol-putol nila itong pagsasalta ko. Pero tandaan ng putang ina ka kung sino ka man. Hindi na ako magsasabi kung anong gagawin ko sa iyo, pero matinding gagawin ko sa iyo.